Hi guys! Welcome back to my channel if you're new here. Hi! My name is Ria. Welcome! In today's video ay gagawa tayo ng masarap na Milo Polveron. Favorite ko ang recipe na ito. First time kong pinatikim sa asawa ko at super nagustuhan niya. So I thought na i-share ko dito para matry nyo namang gawin. Alright, so mag-umpisa tayo sa mga sangkap. First off, kailangan natin ng Milo powder, powdered milk, all-purpose flour, white sugar, at melted na butter. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So ang una natin gagawin, kuha tayo ng medyo malaking pan, non-stick or hindi, okay lang. This is on medium-low. Ilagay muna natin yung all-purpose flour. Haluin natin ito, I would say mga about 15 to 18 minutes medium-low hanggang sa magiging like mag-start ng mag-brown kumbaga yung all-purpose flour. So, yun na nga 15 to 18 minutes medium-low. Okay? So, continue mixing hanggang sa ma-achieve natin yung medyo may pagka-golden brown na. Then, turn off the heat. I-add natin yung white sugar. Continue mixing. Kapag may buo-buo na mga like all-purpose flour, then kailangan natin itong durugin katulad ng nakakita nyo dito. So, yan yung ginagawa ko para talagang ma-thoroughly mix yan. Okay? Next ay yung powdered milk at Milo powder. Naglagay ako ng powdered milk kasi naisipan ko na mas malilamnam at kumbaga may pagka-creamy yung sarap. So, importante na may powdered milk. So, continue mixing at dito nakakita nyo may mga buo-buo pang flour. It's alright kasi mimix natin yan. Then, i-add natin ang melted na butter. Half lang muna. And then, continue mixing. Medyo magbuo-buo ito ng malalaki. Don't worry kasi kailangan lang talaga na i-mix ito lahat. The next ay yung ano naman, remaining na melted butter. And then, continue mixing hanggang sa talagang ma-well combined lahat ng mga sangkap. Wala ng mga buo-buong flour or milk. Kasi may makakita kayong mga maliliit na mga like maliliit na buo-buong flour or milk. So, yun na nga, just continue mixing hanggang sa ito ay ma-well combined. And then, dito, meron akong polveron mold. Tawag ba dyan? Yes, nabili ko to sa Filipino market dito sa California. So, kung meron kayo nito, then mas madali rin, mas okay. Kapag wala naman, kahit anong mold na meron kayo. Pero kapag gusto nyo itong itinda, then mas maganda kung may polveron mold. Tama ba? Yes. So, yun. So, nakakita ko dito talagang fully pack yung mold na ginamit ko. And then, inilagay ko lang ito sa flat surface. Guys, masarap ang polveron na ito. Totally recommend. At recommended ko rin na ilagay nyo muna sa fridge. I would say 30 to 45 minutes bago nyo ito i-wrap. Okay? Kung gusto nyo i-wrap kung pang negosyo or what have you. Pero sa akin, pwede na i-consume agad kasi kami lang naman ang kakain. Alright guys, that's all for today's video. Thank you for watching. Take care.